Like I said, pwede rin. Sino yung hindi pupunta? Gusto ka sarali kung ipatawag na sila, kung sila ito, kay Senator Jerima, in-advise po ba sila, pumunta, o huwag ganun pumunta. Dahil sabi nga sa President, baka mapahiyan na sila. The Office of the Solicitor General will be the first line of defense. We will assess whether the investigation is really in aid of legislation. If it is not, then we will advise the PNP not to attend. Next question will come from George Tate. Follow-up. Sir, pag natin mag-engage kung mayroon parang permits of violation. Come again? Paano natin mag-engage kung mayroon ng registration na yun? There has to be, first of all, there are certain requisites in order to be validly called in aid of legislation. Meron ng decided case dito, yung Bengson case. So pag wala doon yung mga, hindi nila natupad yung mga criteria doon, hindi po yon in aid of legislation. Next will be George Cahines of CNN Philippines, to be followed by Bea Kupin from Rappler. Sir, good morning. Sir, you said that there's always a presumption of criminality. Yes. And unless it's so correct. Does that mean that there are parents and people who challenge the operations of police? Because John Dela Rosa was mentioned earlier that he will not tolerate extension of national police. Yes. So that only means to identify if it's, you know, there's only regulated in one case if it's challenged by someone. So, yes. Would that be the case, sir? Kasi ganito po yan, he who alleges must prove. If you are alleging that there is salvaging, you have to prove it. If you cannot prove it, the presumption of regularity in the performance of duty will apply. So in short, sir, prove nila. The next question will come from Bea. I believe Sir Nino mentioned something about some of the cases, sir, apparent during signs of summary execution. Of course, you didn't really go into detail just yet, but wouldn't not showing up be in a way that impeding Congress, the Senate, from, you know, doing their function to hold inquiries in the There cannot be an investigation based on speculations. She has to prove it. But there are certain rules and jurisprudence on what is a valid investigation in aid of legislation. Hindi pwedeng because they suspect that ganito, ganon. Those are just hypothetical situations. Next question will come from Glenn Wego, DCBB. Yes, sir, thank you. Sir, what are your thoughts, sir, as sinasabi po ni Senator Dilima na parang imposible naman yata na lahat ng suspect marunong mag-agaw ng baril at gagawin nila yun? Well, siguro hindi pa niya nasubukan na humitid ng shabu. Let her experience how a drug-crazed person will react. It's not normal. Henry Atuelan, DZMM. Hindi ko siya personally kilala, but based on intelligence information given to the president, he's in the top tier, level 5 drug lord. Ang kanyang area of operation is Visayas. Pinatawag, yung House Committee on Dangerous Drugs. I do not personally know kung siya yun. No? Well, the Peter Lim in the top tier, at the level 5, hindi pa. But hopefully, mahuhuli din namin siya. Next question will come from Kim Cardenas of IBC 13. Going back to the Senate investigation, can you give us
kahit some of the guidelines ko na sinasabi ng board, para mapatunayan na yung aid of legislation nga for investigation and investigation and what if na mag-release ko ng subpoena yung senior. Di ba wala na yung pag-arawa, what to attend yung mga invite ko ng mga personalities. Let me refer you to the case of Benson versus the Senate. No? Hindi po in aid of legislation ito kung number one, marami ng batas dito sa alleged legislative initiative nila. Actually, marami na po tayong batas dito eh. We don't have to reinvent the wheel anymore. At saka, ano, what's the real motive here? Is it to embarrass the president? Is it to derail the momentum against the drug trafficking in this country? So there are many questions. We would like to be satisfied if this is really in aid of legislation. If it is in aid of media mileage, we will oppose it. Last question will come from Bea. May follow-up. Sige, ma'am. Follow-up? May mag-follow-up? Okay, the last two questions will come from Alvin Baltazar and the last one will come from France. About GPLP, sige mo. So good. Ah, yes, yes. Sir, ang Office of the Solicitor General, kay Kapanyarang, mag-investiga si Benning Ma kung alin nagawa niya nung siya yung DOJ Secretary. Alam niyo, ang Office of the Solicitor General, specifically the Solicitor General, has two functions. He's the lawyer of the Republic of the Philippines and therefore its counsel and defender. The Solicitor General is also a tribune, meaning to say he can be the defender of the people of the Philippines. So in both capacity, I will exercise my powers. Sir, paano kung may subpoena? Tayo natatakot na kung ipapupunin yung mga policemen na pinatawag, masasay sila for pagdating? We will cross the bridge when we get there. Big question from Franz Nogueira of TV5. Against the PNP, you mean? Kapag natuloy yung investigation, kailangan mag-encourage yun na mag-file ng kaso. We are not afraid kung sino man mag-file ng kaso. We are ready to defend the PNP. But 6 years after, sir, sige, lalo na yung mga murder cases, pwede pa naman siya after 6 years, diba? After na term ni President Duterte, syempre, hindi tayo assured na yung next na susunod na administration will be magbaback up pa rin sa PNP. So, makaposible na balikan sila after it is the duty of every president to protect the people under him. If they are doing their job legally and within bounds of law. So if a president in the future, and I will not venture to speculate now, will not support the PNP, he should not be elected as president in the first place. As far as I know, wala pang ganong magnitude, but it will lead to that if we will not make a stand to defend the police when they're doing their jobs. So, sir, you're saying po na yung mga kaso ngayon na mga napapatay na suspect, lahat yun in-defend mo? Lahat yun in-defend? Because of the regularity, the presumption of regularity, yes, unless proven otherwise. Remember, I'm a tribune. I have the power. Sir, hanggang saan po natin we will, in the young investigation leading to filing of cases in courts. Yes, we have the power. Are you planning to file a case against Senator Molina in relation to what you were saying earlier about the proliferation of drugs during her return as a we are studying it carefully. Okay. Last question from Bea. Would that be? Sir, for the government, sir, what every day the business
measures that can be of government support. Did you see that Senator De Lima's announcement of her plans to fight to bring her in the legislation? Is it a threat to the PNP? Well, in effect, it dampens the morale of our men in uniform. They're risking their lives. And here comes this senator who is based on speculations. He is maligning the good name and reputation of the police officers who put their lives on the line. Okay? Question for Dana? Okay, thank you very much. Okay, can we have three questions? Three questions. Yes, as what the soldier said, it dampens the morale of our PNP personnel. But right now, since nire-reassure ni Soljin yung ating kapulisan na andyan yung Office of the Solicitor General to defend any case being filed against our operating personnel, so high morale yung kapulisan. So ngayon, I am openly encouraging our people. Sulong mga kapatid. Ha? Walang atrasan ito. Sulong. Dahil the momentum is on our side. We cannot afford to waste this momentum. Marami na po, libo-libo na po ang nagsusurrender. Marami na po ang namamatay. So, ano pa? Ihinto tayo? Ibibitin natin yung ating kampanya. So what will happen to our 3 to 6 months na palugit, yung time frame na binigay sa atin ng ating mahal na Pangulo? So please continue the fight. The momentum is ours. So go ahead. Andito po kami para suportahan kayo. Basta remember, huwag lang kayo mag-abuso. Kailangan legitimate police operations lahat. Yan po ang aking guidance sa inyo. Huwag kayong malumoral. Dapat high moral tayo ngayon. Sir, nakahanap na kakampi sa soldier ng PNP ko. So, pinagpapatuloy nyo yung ginagawa nila kayo. So, pero ano pong measures ang kailangan implement ng PNP naman po para masigurong legitimate natin ang operation, walang butas, at walang adam-adam yung ating kababayan? Wala po akong gagawing measures na sa ongoing campaign natin. I presume that all that they are doing are regular. Presumption in the regularity of the performance in the performance of duty. So, unless meron kayong nakikitang kamalian, then you can challenge the regularity of that operation. You can challenge any time. Basta kami sa ngayon, there's no stopping us in our campaign. Abante kami, hindi kami atras. Pero sir, kahit pang counter-check, kumbaga sa inyo, wala na kayong gagawin? Wala, wala. As I have said, meron tayong mga disciplinary mechanisms na in place na. Kung alam nilang ginagawang kalukuhan, then you file the necessary case. Meron tayong IAS, Internal Affairs Service. They can go to the Napulcom for any grievances. Play Ilagan, your TV. Ulitin ko, yung kwan dyan is, mahirap yung utos ka ng utos sa mga tauhan mo na abante, lumaban ka. Tapos at the same time, yung isang kamay ng tauhan mo, tinatali mo sa likod. So yung suntok nga, isang kamay lang, he cannot fight properly. So, larga, in-encourage mo silang lumaban. Lumaban kayo with all your might, with all your capability. Huwag niyong itali yung isang kamay ninyo. Basta,
Lagay nyo palagi sa utak ninyo na ang ginagawa ninyo ay legitimate. Huwag kayong mag-abuso. You always observe the police operational procedure. Gawin ninyo properly yung trabaho ninyo. At there's no way na mabubutasan tayo. Basta trabaho lang. Remember, you are dealing with the criminals who are wala sa tama pag-iisip. Isipin nyo, nire-rape nga nila yung bata na 3 years old. Nire-rape nila yung matanda na almost 80 years old na. Nire-rape nila. O may tamang pag-iisip ba yan? Eh, pwede ka rin anytime. Pwede ka niyang saksakin. Pwede ka niyang barilin. Pwede kang agawa ng baril. Dahil wala sa tamang pag-iisip. Pwede silang tumalon sa sasakyan habang tumatakbo. Pwede silang tumalon sa from 10-story building. 10 floor. Pwede silang tumalon doon. So anything can happen pag ganito ang kalaban natin. Walang tamang pag-iisip. Ms. Leia Iglesias. Yeah. Sure, dito po sa Secretary Sven, ang lifestyle sa mga creative personnel. Kung ba kayo ng isang buong paraon sa gawa nito at hanggang saan po yung sasailalim natin sa lifestyle? Hanggang kayo open ba yan? From general people. Again, hindi pa ko nabigyan ni SILG ng guidelines pertaining to that. But I would like to assure the public that everyone in the PNP, from the chief PNP down to the lowest PO1, ay open po sa lifestyle check. Hindi, wala kami itatago. Kailang open kaming lahat. Siguro ang mag-oppose niyan ay yung mga police na mayroong tinatago. Yung may mga tinatagong kayamanan, mga ari-arian, sigurado ko mag-oppose yan. Pero my stand on that, my take on that is we are open. You can do anything you want. Open po yung aming hanay para magkandake ng lifestyle check. Para naman, malaman talaga natin kung sino yung mga sindikatong pulis. Okay. Last question from Mariso Mali. Sige, magbigyan mo. Again, sabi ko nga sa kanila, kung meron sila nakita ang mali doon sa operation, they can file a case. Hindi yung nilalahat nila, nagiging speculation yan, na sinasabi nila, ganito daw, ganito, ganun. File the necessary case. Again, I must give you the assurance na ako po'y ayaw ng vigilantism. Ha? Kung meron kayong vigilante dyan, I can be the vigilante against the vigilante. I must give you that assurance. I will be vigilant against vigilantes. Ayaw ko yung mga ginagawa. Ang gusto ko po, lahat ay above board. Lahat ay legitimate operations. I do not condone vigilantism. Ms. France. Hintayin ko muna, as I've said, hintayin ko muna yung guidance galing kay SILG dahil pag kami naman kasi ang magkakandak ng lifestyle check sa aming sarili, baka magiging self-serving, di ba? Parang hindi maganda tingnan. Anyway, tingnan ko lang kung anong magagawa namin tungkol dyan. Basta kami were open anytime. So you suggest third party yung magkandak ng lifestyle check? Hindi ko naman sasabi third party, from within the chain of command. Siguro, kung hindi pwede sa label ng PNP dahil yun nga, maraming tatamaan ng mga tao namin sa loob ng organisasyon at magiging questionable yung resulta, then it can be sa taas na label, Napulcom. Si SILG naman, ang chairman ng Napulcom. So pwede siguro ang Napulcom. But I don't think yung tagalabas dahil marami dyan, alam mo na, at the same time, while I want transparency, at the same time, dipinsahan ko rin yung hanay ng kapulisan from any abuse coming from the outside. Lalo na ngayon na marami pong mga drug lords dyan na may koneksyon. Sigurado ako, titirahin kami dyan sa kanilang mga koneksyon. Konektado yan sila from the fiscals to the judges,
to the Congress, to the pati sa media, makukunin kayo sila. Hindi mo lang, hindi lang niyo alam. Nagagamit kayo ng ibang drug lord dyan para sa kanilang objective na nasisira ng kapulisan. Dahil yan ang gusto nila. Yan ang gusto nila na malulumura ang pulis, kasuhan nila kaliwa kanan para mag-slow down kami sa aming effort. But no, with the assurance of our soldier, abante kami, walang atrasan. Maybe, wittingly or unwittingly, mayroong nagagamit sa inyo. I want to be honest with you. Ito mahabang discussion, pero i-discuss ko sa inyo later. Pag kumpleto na yung aming data, i-discuss ko sa inyo kung paano yung gumagalaw yung kanila mga facilitators na sinasabi. So, possible kaya sa media, okay lang. President Duterte, may media ba? Hindi ko pa nakakita kasi marami yung lista niya. Sige po. Sa na kay Mayor yan. Hintayin na lang natin kung i-announce ni Mayor yan. Where are you in the investigation? Ha? Wala pa. Hintayin ko yung lista pag ibibigay na sa amin. Sir, ito sa safe funds ba na ginamit na galing sa bankers ng safe funds? Pwede na galing sa mga? Oo. Ang daming Mayor dyan na nanalo dahil sa kanilang drug money. Meron. Hindi naman lahat, pero basta mayroon yung we are going into narco-politics nga eh. Pag hindi natin ito maagapan ito, narco-money will be used in the politics. So, narco-politics ang mangyayari sa atin. Sige po. Maraming pong salamat. The GPMP has been scheduled. Thank you so much for coming. Puri po. Salamat. Thank you. Salamat. Thank you for your breakfast. Sir, can say ni trigger mo din? Sir, can you?